Ang nakaraan. Good, dito na ata ako mamamatay. Matagal pa po ba to, ate? Lakad kaya muna tayo sa taas. Check natin kung makikita na natin yung falls na sinasabi ni ate. Meron kami nakita na magandang spot na pwedeng pagpicturan. At naisip namin na, o tara, tawagin na lang natin sila tita mo at magpicture na lang tayo dito. Kaya bumalik ulit kami sa kubo at tinawag namin yung tita ko. May magandang spot kami nakita ni Arkin, dyan lang o malapit. Gusto mo magpicture na lang tapos baba na rin tayo. O sige, tara. Wow, ang ganda naman dito. Ayun o, pwede kang magpa-picture dyan. Para kunyari naakit mo na yung tuktok ng bundok. Habang nagpi-picture taking kami doon, si ating tour guide may sinasabi sa amin. Ma'am, kung gusto niyo po, tignan na lang natin yung falls sa taas bago mag-assault. Hindi naman masyado mahirap paakit doon. Kayo ba? Gusto niyo pa umakyat? Kaya niyo pa ba? Sa akin, okay lang naman. Wow, parang kami pa yung hirap ha? Charot. O sige, tignan natin yung falls. Saka gusto ko rin makita yung sinasabi ni ate na pahirapan daw. Sabi niya kasi bangin na daw yung magkabilaan kaya kailangan freehand ka at kailangan mong humawak sa mga bamboo stick na ginawa nila. Nakaka-curious. Maganda kaya dun. Ito na po yung falls, ma'am. Wow! Ang ganda pala! Ito naman sir, sinasabi kong assault. Ah, ito pala yun. Parang ang hirap nga ding akitin eh, no? Arkin! Nasaan yung tito mo? Ha? Hindi ko alam. Nasaan na yun? Ano pa naman yan? Ma'am, ayun po si sir, umakit na. Sinisilip niya lang po ata yung sa taas. Ay, oo, kita ko na. Mahilig talaga yung umakit sa mga ganyan-ganyan. Grabe! Ayoko na, sakit na ng paa ko. Hindi ko na ata kaya umakyat. Kayo na lang kaya. Hindi pwede, ma'am. Tara, picture na lang tayo dito. Uy, hala, ano nangyari? Bakit? Ano nangyari? Uy. Okay lang ako. Normal lang to sa mga hiking. Ano ba yan ginagawa mo? Diyos ko, kinakabahan naman ako sa'yo. Mag-ingat ka nga dyan. Tara na, baba na tayo. Bumaba na kami at sobrang ganda ng mga nakikita namin dahil maliwanag na. Kaya kitang-kita rin yung mga bundok at yung daanan namin. Kaso nga lang, ang init at medyo masakit sa tuhod kapag pababa na pero oks lang kasi hindi na masyadong nakakahingal. Ay! At yung tita ko na dulas sa mga bato, akala ko aagusin siya ng tubig pero mababaw lang pala. Pero okay lang siya kasi magkatabi naman sila ng tito ko. Tinulungan niya kaagad. Goods naman. Sana all. At habang bumababa kami ng bundok, inaasar nila ako. Ano Arkin, ikaw na lang yung hindi nabibinyag, ano? Hindi ako mabibinyagan. Hindi ako madudulas. Hindi, iingatan ko. Ano? Inaabangan niyo ba ako madulas? Wala, hindi ako nadulas. Pagbaba namin ng bundok, feeling namin tagumpay kami sa hiking kasi sobrang nakakapagod tapos wala pa kaming tulog. Yung strap ng bag ko, bumakat sa balikat ko, basang-basa yung sapatos ko, basang-basa yung buhok ko. Tapos yung tita ko, ay, ang sakit na pa ako, mapuputol na ata pa ako. Ah, sakit-sakit talaga, ayoko na, di na ako ulit. Kahit na ditong range lang ng bundok yung naakit namin, yan yung nangyari sa amin. At habang nagpapahinga kami, basa muna tayo ng comments. Simulan natin kay Noy Animation. Ako Lods, dito ako sa bundok nakatira. Sobrang peaceful. Sarap nung animator ka tapos malayo ka sa syudad. Ang lakas makapagbigay ng imagination. Oo nga, parang gusto ko rin yung ganyan eh. Yung nasa kagubatan ka tapos doon ka nag-a-animate. Parang sobrang... Ano ba? Hindi ko alam sabihin. Pero salamat sa comment. Next comment ay galing kay
Endon Animation. Parang lahat ang nagko-comment sa video ko may mga animation. 124, same, haha. Pati yung makitulog sa ibang lugar, nahirapan ako matulog. Pero nakahanap ako ng paraan. Pinagod ko muna yung utak ko sa pamamagitan ng pagbasa ng libro. Kasi kapag pagod ang utak, pagod din ang katawan. Tama yan, Lods, tama yan. Kapag pagod ang utak mo, pagod ang katawan. Pero minsan, kapag pagod yung utak ko, parang nahihirapan akong makatulog kasi ang dami kong iniisip. Halimbawa, galing ka sa labas ng bahay, tapos nag-mall kayo, tapos pagod na pagod ka dahil mo nakita. Tapos pag matutulog ka na, parang naiisip ko pa rin yung mga bagay na yun. Ewan ko, nagaganon ba kayo o baka ako lang? Anyways, next comment. Galing kay Nado Animation. May animation na naman. Nakakatuwa naman yung tour guide niya sa hiking, Kuya Arkin. Nakakatuwa nga siya kasi nakipagkwentuhan ako sa kanya. Tapos, ayun, shinare niya lang yung tungkol sa barangay nila. Ganun, magkakakilala. Halos magkakakilala silang lahat doon. Tapos, ayun, parang ang saya lang. Kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, parang ang sarap makipagkwentuhan tungkol dun sa pamumuhay nila dun. Okay, balik sa bundok. Naalala niyo ba yung sinabi ng tita ko sa part 1 na alam mo na ang mga dadalhin mo sa susunod? Umakyat kami ng bundok kasi na-share ko sa tito ko na aakyat ako sa Mount Ulap. Nagtanong siya kung kailan at sinabi ko naman at tinanong niya kung pwede daw ba ma-move yung pag-akyat ko sa Ulap kasi malapit na siyang umalis sa buwan na yun. Kailangan na niyang pumunta ng planet Namek. So sa pag-isip-isip ko, baka gusto niyang sumama. E kaso, hindi po pwedeng i-adjust yung schedule kasi nakaset na yun. At yan ang reason kaya ako sila inaya na umakyat sa Mount Papalan. At nakatulong din to sa akin kasi makakapag-ready akong umakyat sa Mount Ulap. Kaya naman pagkatapos naming umakyat ng Mount Mapalad, medyo nanghinayang ako kasi hindi ko nakita yung tuktok ng bundok. Kaya pagtapos namin umakyat ng Mount Mapalad, umakyat na ako ng Mount Ulap at pagbaba ko naman ng Mount Ulap, binalikan ko kaagad yung Mount Mapalad para tapusin na to. Pero joiners na to. At yung mga kasama ko dito, kaidaran ko na lang. Kaya medyo mabilis yung face namin at medyo napapalaban yung baga ko. Pero natapos naman namin na ito ang video ko na nakarating kami sa tuktok. Ayan o, diba? Sobrang ganda at sobrang nakahilo kumuha kasi sobrang bilis. Pero ayan, diba? Ang ganda ng view. Nakaka-relax. Tapos meron pa dyang Mount Mapalad. Diba? Kita rin kayo. At ayun, nag-chill muna kami ng mga isang oras sa taas. Nag-food trip muna kami kasi nga sobrang nakakapagod. Pero super enjoy naman yung experience kasi minsan mo lang din ito maranasan. At alam ko na din kung bakit walang mga picture ng assault sa social media. Kasi hindi ka talaga makakapagpa-picture kasi sobrang tarik. Yung mga inakita nyo mga bato, may mga lumot na, tapos may dumadali pang tubig. Diba? Paano mong pamahawakan yung smartphone mo? Maliban na lang kung may kamay ka pang isa. Pero kung super ultra pro ultimate maximum ka na vlogger at suot mo lahat ng armas mo, di ikaw na. Anyway, di naman tayo lahat may ganong armas. Kaya dapat wala ka talagang hawak na ibang gamit para makahawak ka sa mga bato or pwedeng hawakan sa paligid mo. Huwag din yung katabi mo, ha? Sa sobrang taas ng uhulugan mo, baka makarating ka na hanggang bahay nyo. Suluhin mo na lang, huwag ka naman damay ng iba. Pero syempre, ingat pa din sa paghawak sa paligid kasi... aray! Ang daming dugo! Ayan, may mga matatalim din pero hindi naman nakakamatay. Malalim lang na sugat. Pero experience na din. Kung ayaw mo lang maranasan, magdoble ingat ka lang. Basta, ang masasabi ko lang kapag nandoon ka sa assault na nakakaubos ng hininga ay... Last ko na to. Ayoko na umakyat.